Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Brown sugar, iodized salt, baking soda, itlog, vanilla, dark chocolate, unsalted butter, at ang all-purpose flour. Simulan natin sa pag-chop ng ating dark chocolate. Gamit ang kutsilyo, chop lang natin siya. Kung meron na kayo ng chocolate chip na, mas okay yun. Ang ginamit ko kasi dito yung dark chocolate na ginagamit for baking. Simulan natin sa paghahalo ng dry ingredients. Ngayon, gagamit tayo ng isang bowl. Gamit tayo ng pansala. Sasalain natin yung all-purpose flour para maiwasan natin yung may buo-buo. Kung meron kayong mas malaking salaan, mas maganda para mas mabilis masala yung mga ingredients. Sinam natin yung iodized salt. Sasalain din natin siya. Ito yung may mabubuo pang iodized salt. Sinod naman natin baking soda. Salain din natin siya. Pagkatapos natin masala yung tatlo, i-whisk natin siya o haluin natin gamit ang whisk. Tapos prepare naman natin yung mga wet ingredients natin. Simulan natin doon sa butter, ilagay natin sa bowl. Dito gagamit tayo ng bowl para i-mix natin siya. At gagamit din tayo ng spatula para madali natin ma-mix yung ating mga ingredients. Ilagay na natin ating brown sugar. Lagyan na natin sa bowl yung brown sugar. Tapos magbukas tayo ng isang egg. Pagkalagay na natin ng egg, i-mix na natin siya. Make sure yung butter natin malambot na. Kasi pagka matigas yung butter, mahirap haluin. Kaya mga 30 minutes bago natin i-prepare ang ating mga ingredients, nakalabas na yung ating butter. Then, ilagay natin yung vanilla. Tapos, isunod natin yung isa pang egg. At, i-mix natin ulit. After ma-mix natin yung both dry and wet ingredients, pagsamahin na natin siya. Dun sa ating malaking bowl, doon natin siya imimix. Mix na natin. Kung meron tayo ng hand mixer, pwede rin tayong gumamit yun para mas mabilis siya ma-mix. Pero ito ang gamit lang natin spatula para mix natin ating mga ingredients. Kung meron tayong sandok, pwede rin tayong gumamit ng sandok para ma-mix yung ating mga ingredients.
ito, consistent na yung ating flour mixture. Ilagay na natin yung chopped dark chocolate. Then, i-mix natin ulit. Make sure na distributed yung ating dark chocolate dun sa ating flour mixture. Tapos i-transfer natin siya sa isang lalagyan at refrigerate natin for 1 hour bago natin i-bake. 1 hour later. Ito na yung ating flour mixture na may dark chocolate. Ngayon, ilalagay natin siya sa pan. Prepare natin yung pan na pagbibake natin ang ating chocolate chip cookie. Gagamit tayo dito ng baking sheet para hindi dumikit dun sa pan yung ating bibake. Tapos gamit itong 1/2 measuring cup, ito yung pangkukuha natin ng ating chocolate chip. Dito maglalagay siguro tayo ng mga around 6 na cookies. Kasi mag-expand pa yung ating cookie eh. Kung meron tayo ng scooper na ice cream, mas maganda. Kasi mas madaling tanggalin din pagka in-scoop natin dun sa ating flour mixture. Kung mapansin nyo, medyo malaki yung ating cookie na gagawin. Simulan natin mag-bake. Yung ating oven, i-preheat lang natin to 190 degrees Celsius for 5 minutes. Tapos itong ating cookie, bibake lang natin for 12 minutes. Pagka-bake ng ating cookies, lagay lang natin siya sa rack para lumamig. Palamigin natin siya for the next 5 minutes bago natin kainin yung ating cookie. Dito sa mixture na ginawa natin, makagawa tayo ng 18 na cookies. Para sa episode na to, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At huwag din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. Ito na ating ginawang soft and chewy dark chocolate chip cookie. I hope nag-enjoy po kayo sa ating binake na cookies at hanggang sa muli, happy cooking!